Naglabas ang Hoopypes ng kanilang top 24 point guard para sa 2024. Ito ay base sa kanilang website na ang bumoto ay yung kanilang mga writers at mga employee din. Ang nilagay nilang top point guard para next season ay si Damian Lillard, Ja Morant, SGA at ang number 2 si Steph. Ang number 1 naman na binoto nila ay si Luka. Kada taon naman kasama si Luka sa projected top 10 players. Sa loob ng 5 season, 4 na beses na kasama sa All-NBA First Team at All-Star Selection si Luka. May isang kakaiba lang sa kanya. Yung ibang players kasi ginagawa nagpapabigat talaga para makalaban ang banggaan sa NBA pero naaapektuhan yung speed. Si Luka naman habang bumibigat ang timbang, umaangat din yung kanyang scoring average. Nang papasok ang 2023 season, umabot si Luka noon ng 260 pounds. Naibaba niya yung timbang na yun bago pumasok yung mismong regular season, pero hindi niya na-maintain yun. Nag-average pa rin si Luka ng 32 points, 8 rebounds at 8 assists na may 10 triple-double. Pero noong nakaraang season, ang Dallas ang isa sa worst team pagdating sa transition offense dahil nga naiiwan si Luka. Ang biggest concern talaga kay Luka kada taon yung timbang niya. Pero nagagawa pa rin maitas yung record niya. Kada bibigat din yung average niya. Si Nikola Jokic, timbang din ang naging problema dati pero na-manage na yon. Nang 2020 pandemic, nakita na biglang bumagsak yung timbang ni Nikola. Nang makalipas ang 3 taon, nanalo pa ng championship itong si Nikola at secure na siya sa Hall of Fame. Since pumasok si Luka sa NBA, European or international player ang nananalo ng MVP. Ang huli pa si James Harden noong 2018. Si Luka din paboritong manalo sa nakaraang 2 taon. Yung Dallas kasi prior sa pagdating ni Kyrie ang sinasabi ng mga fans, kailangan talaga ni Luka ng kasama na isang all-star. Dati pa nabasto si Luka dahil nga sa naging mural sa kanya. Pero dahil sa pagsama nila ni Kyrie noong nakaraang taon, hindi naman maganda yung kinalabasan. Ngayon naman habang off-season, nagre-ready si Luka para sa World Cup. At sabi nga niya ay gusto niyang manalo. Nakita din sa isang post na bumaba ang timbang ni Luka at bumalik sa dating form yung kanyang rookie season. Dun kasi nasa 230 pounds si Luka. Matagal na kasing gusto ng Dallas na ibaba talaga yung timbang ni Luka para maiwasan yung injury at makalaro talaga siya ng maraming games. Since rookie season niya, hindi pa ulit siya nakakalaro ng 70 games. Pero mabilis naman siya makarecover sa injury na sa ngayon kasi hindi ang Dallas ang iniisip niya kundi yung FIBA World Cup dahil first place kada region ay papasok sa Olympics. Sinusundan kasi din niya yung track ni Nikola Jokic pagdating sa timbang at weight management. Si Luka din para si Ricky Hatton. Bukod sa pinabagsak siya ni Pacquiao sa loob ng 2 round, si Ricky Hatton talaga mabigat tapos biglang babagsak ng 1 buwan lang yung timbang bago yung laban. Base din sa mga fans, kapag si Luka nasa Amerika, dun talaga siya lalong bumibigat dahil sa mga pagkain dun. Iwasan muna di umano ni Luka at kada taon naman in shape talaga siya bago magsimula ang season. Pero throughout the season, dun talaga siya nagkakaproblema sa timbang. So parang si Kyrie at si Luka lang ang superstar duo ngayon sa NBA na parehong point guard na magkaibang style, American at European. Kailangan din mag-iba ng style ni Jason Kidd, hindi na heliocentric dahil dalawa na ang kanyang superstar player na dominant ball handler. Yung isang player doon kailangan pang maging off the ball player. Last season pa parang napansin doon ng mga fans at mga analyst ay parang nagkakahiyaan pa si Kyrie at itong si Luka kapag endgame. Mas maganda din ang record ng Dallas na nandoon na si Kyrie kapag siya yung main man kesa magkasama silang dalawa ni Luka.